Dai, mata ana pun sayo kai jerada mungkin pari rumpera. Pera mengakuan. Incik tu. Kai dengan ada incik tu yang besekan. Pag bini saya nak ko kai kapun kai kuban ug tegalog oi maka sapit-sapit buku. Sapit-sapit buku istorya. Uras da, uras atau keron mga kaigsuunan kuan ni mag alsing ko na sa buntag tapon ni siya mag spray kay ang mga mananap napa sa taas sa dahon sa humay. Nagpabugnaw pa sila sa kuan sa taas sa humay. Simple pagtira na to spray karon tagak sila kay Igo sila. Ah, shout out pa kay Boy Isog na nasa Cebu. Idol! Idol ta ka ba? Ang target yun na mo. Karoon nga mga mananap, mga sapatid ko. Ang tawag nila nga Black Bug. Isog. Ah, wala among git. Palit ni pare nga medisina. Kung chemicals nga gold. Ang pangalan yan. Kung bago lang kayo sa channel ko, please like, subscribe, share. Tapos huwag niyong kalimutan i-click yung notification bell para lagi pa kayong update sa panibago nating video. Pag insikto talaga yung isprihan mo mga kapatid, kailangan umaga masyado, 4 to 5 PM kailangan makapumpisa na. Simula sa maliit na mga insekto hanggang sa malalaki, kaya niyang patayin. 5 AM na. Tamang-tama talaga ito. Ayan. Yung gamitin namin na chemicals mga kapatid, round ito. Simula sa maliliit na mga insekto hanggang sa target talaga namin na insekto, yung rice black bug. Yun talaga yung target namin ni pare ngayon na isprihan. Kasi simula nung tinapunan namin ng abuno mga kapatid, marami na daw mga insekto pumunta sa farm niya kasi pa-epek na yung abuno. Matataba na sila. Kaya madaling mapasukan yung mga insekto. Kailangan na isprihan. For this pala yung mga kapatid. Simula nung inabunuhan namin, napansin ni pare na pumasok na yung mga insekto. Kasi yung abuno unti-unti nang umipik. Isa din yan mga kapatid, kailangan bantayan mo na pagtapos abuno, siyempre tumaba na yung palay, mas madali siyang mapasukan kasi yung katawan malambot. Kailangan pigilan natin sa araw na to yung pagpasok nila. Kaya ito, umaga kami nag-spray kasi ang yung mga kuan insekto natin nasa ibabaw pa. Tamaan talaga sila pag mag-spray tayo. Ito yung gamitin namin, gold. Ito, rice black bug. Yan. Ito. Ito yung target namin. Ito yung kombinasyon niya. Pusin. Ito. Ito mga kapatid. Tunawin siya para maging liquid. Lagyan ng tubig.
spray din sila. Ayan ang timpla ni pare, mga kapatid. Tatlong scoop yung pusi natin na ilagay. Ayan. Tapos yung gold. Ito yung matapang na chemicals, mga kapatid, yung gold na gamitin ni pare. Yung sukat ilagay ni pare dyan sa gold kasi matapang ito masyado. Ito, isa lang ganito, mga kapatid, yung scoop nya, isa lang, laglag siya ngayon. Yan yung gold natin yan. Tapos yung pusin, tatlong scoop. Ito yung pusin, mga kapatid. Ha? Usin, usin pala, usin. Ito yung mixing sa gold powder, ito siya. Tapos tunawin sa tubig para magamit natin. Ito yung ilalagyan ni pare. Ayan mga partido, ito sunog siya. Kailangan sa ito mapigilan sila. Tulad nito mga kapatido, sunog talaga. Yan, yan, ito. Napasukan na yan sila. Pigilan natin para maalis, mapatay. Ayan mga kapatido. Yan, ito. Sunog na rin siya, ito. Malapit na kami sa dulo, mga kapatid. Yun ang dulo. Yung kabilang grupo, mga kapatid, oh. Nag-spray din sila. Kaparehas din dito. Gold din yung ginamit nila. Chemicals. Yung ibang grupo, mga kapatid. Nag-umpisa na. Yan mga kapatid, umpisa na kami ni pare. Yan. Masyado ng green yung ipik ng abono, mga kapatid, oh. Kaya kailangan talaga mapigilan sila na papasok. Yan. Kanya nilang mag-spray. Yan. Maganda yung kina charge ni pare, malakas yung sprayer natin, full burst talaga. Maganda yung pala ni pare, mga kapatid, nakuha na talaga ng pala yung benefits ng abono. Kailangan natin silang pigilan kasi ito yung maganda pasukan ng mga insekto, mga kapatid. Pag ipik na ng abono, tignan nyo mga kapatid yung palay ni pare. Kaso lang walang tubig, kay yun nga yung sinasabi ko na pinigilan muna dun sa taas kasi yung palay nila katutubo pa lang. Pare pumunta dito, mga kapatid, umaga, bawat umaga, kasi yun, minunitor niya kung ano na yung kalagayan. Tapos yun, sinabihan niya ako na mag-spray tayo sa wibis kasi parang pumasok na yung ibang insekto kasi nag-ipik na yung kasi yung abono. Dali lang ito siya pasukan kasi malambot yung katawan. Tama namin, mga kapatid. Akala namin ni pare, sinabihan ko si pare na para pang
para mang walang itinapo na palay. Kasi sobrang nipis talaga. Pero kita nyo mga patid, itong dinaanan ko. Ito yung dinaanan din niya. Sobrang ganda mga kapatid, tamang-tama lang. Yung sa akin, oh, tingnan nyo, ang kapal masyado. Kailangan talaga ma-spray mga kapatid kayo. Yung dahon ng palay, yung iba sunog. Ibig sabihin yan, may nakapasok na talaga. Kaya kailangan pigilan. Lapo kayo pagka food bars. Dito kami mahirapan ni pari pagdating ng mga dalawang buwan mahigit mga kapatid. Mag-spray. Kasi matataas na itong palay. Ang palay natin, hindi pa masyadong mahirap mag-spray eh. Naka-drop kasi yung sprayer natin. Walang tubig. Kunti lang. Okay na ni? Mga kapatid, yung sprayer kay medyo marami na sila. Yung nagapuro pa tapre, di pa nga ni kasunog ba no? Ito yung kuan mga kapatid, sinasabi ko na pag nakapasok na yung rice black bag tapos walang tubig, grabe na yung damage niya mga kapatid, oh. Sunog. Pag nakapasok talaga yung rice black bag, tapos kinabayaan mo lang yung palm mo, dalawang araw mga kapatid, lalo na't walang tubig, sunog lahat ito. Kailangan tutok talaga. Sa pagpa-farm, para mabantayan natin kung papasok sila. Lalo na bagong abuno lang ito. Mabango sa kanila itong palay. Kasi malambot yung katawan kasi nakasipsip na ng abuno yung palay. Lumambot yung katawan. Yun naman yung oras na pag-atake ng mga insekto. Green na masyado yung palay ni pare. Yun nga, yun. Nasipsip na ng palay yung abuno. Ito yung siya mga kapatid, oh. Ito yung target talaga namin ni pare, ito. Yan, rice black bag, inahulog. Nasa ibabaw pa sila, pero kung may tubig ito mga kapatid, lalo maganda kay nasa dahon talaga sila. Hindi makatago. Hindi na siya masyado kumapit sa dahon kasi tinamaan siya ng chemicals natin. Kaya yun, nalaglag siya. Hilong-hilo na yun. Kung may tubig lang ito mga kapatid, ipakita ko sa inyo kung yung mga insekto na nalaglag. Hindi natin sila mapakita kasi walang tubig. Hindi natin maklaro yung mga maliit na insekto na malaglag. Kasi hindi sila diretso talaga sa lupa yung laglag nila, hindi sa tubig kasi walang tubig. Ayan mga kapatid, patapos na kami ni pare. Ando na kami sa kabila. Kunin ko lang itong chemicals na naiwan kasi doon na kami. Kunti na lang. Grabe yung mga kapatid, marami talaga yung insekto kasi yun ang binabantay namin pag maraming ibon na
lumilipad pag mag-spray kami. Ang ibig sabihin yun, maraming insekto kasi kakainin ng mga ibon. Yung ibon na tinatawag sa Bisaya, sayaw, yung pangalan. Yan. Nakaabang yan sila pag nag-spray ang mag-spray yung mga tao dito. Pag maraming ibon na lumilipad sa natapos na na-sprayhan, ang ibig sabihin yan, marami talagang insekto na nakapasok. Kaya nandito na kami sa pangatlong block kasi kuha na block ito eh, lahat limang block ito lahat. Nandito na kami sa pang-apat na block. Ayan si pare. Mainit na, medyo mainit na. Yun lang yung isang block doon mga kapatid. Yun lang siniguro namin kasi napuruhan talaga doon. Medyo mahina yung lakad namin doon, ni pare. Kasi napasukan na talaga. Pero kunti pa ang nakapasok. Ayan. Ay, yung mga gamit namin. At saka isa nandun. Nandun. Ah. Na. Mga 8 na siguro ngayon. Mga 8 a.m. na. Matapos namin ito. Mga 10. Quarter to 10. Matapos namin. Medyo nahirapan kami dito banda. Kasi yung tubig na pagkuna namin ng tubig para ilagay namin sa sprayer, bihira, konti lang tubig, mahirapan kami. Pero sabi yung nagmintin doon mga kapatid doon sa itaas, ngayong Sabado magpatubig na daw sila. Kaya ito malagyan ito lahat ng tubig kasi magpapasok na sila ng tubig daw, magplasing na sila sa bagong tanim. Nag-spray din sila ng herbicide. Yung in-spray nila, herbicide. Tamang-tama yun. Pag Sabado, magpatubig sila para mababad yung damo sa tubig. Patay.